Mga ka-taxpayer kong minamahal, magandang panahon at masayang panahon po sa inyong lahat. Pag-aralan po natin, suspindido ang letter of authority ngayon. Anong gagawin mo kapag nag-resume ang LOA audit investigation? Dapat meron kang gawin, mga ka-taxpayer kong minamahal. Huwag kang magpatumpik-tumpik o maging confident sa nangyayari ngayon. Dapat ngayon meron ka ng plano. So, ito ay plano para sa'yo, plano para maiwasan mo ang DIR harassment at para ma-reduce mo sa lowest amount ang inyong deficiency tax. So, tulungan kita, mga ka-taxpayer kong mahal. Bibigyan kita, mga ka-taxpayer kong minamahal, ng aginaldo. Tawagan lang po ninyo, mga ka-taxpayer kong mahal, or i-text itong number na ito at humingi ho kayo ng PDF ng Manual for Letter of Authority Specialista at makakatanggap po kayo through email ng aking aginaldo sa inyo. So, ang letter of authority po, may dalawang important statement kayong dapat maintindihan. Pag nag-resume, ha? Pag nag-resume, kahit hindi pa nagre-resume, nakatanggap lang kayo ng letter of authority, huwag kayong mataranta. Dalawa lang ang dapat nyong tandaan. So, itong dalawang ito is nakasulat naman sa letter of authority at hinighlight ko na para sa inyo. Number one is ito pong examine books of accounts. Huwag ninyong examinin ang sarili ninyo. Yung BIR ang mag-e-examine. Pag-uusapan natin later on ho yan. Ang pinaka-importante at number one, top priority ninyo, 100%, itong nasusulat ho sa second paragraph. Ayan. Yan ho yung second paragraph. Basahin natin para maliwanagan ho ninyo. It is requested that all required documents, books, records be provided to the revenue officer in order to expedite the examination. Double rule natin yung expedite the examination. Yung mismong BIR, pinagmamadali yung revenue officer. Madaliin natin. Yon. So, paano siya mamadaliin? Okay, pag-aralan ho natin yung dapat ninyong maintindihan. So, pupunta ho tayo sa Revenue Regulation V-1. Kasi sabi, be provided eh. So, ano yung ipoprovide? Sabi, books of accounts and other accounting records. O di nakasulat ngayon dito. Inspection of books, registers, and records. Okay. All books, registers, records, vouchers, and other supporting documents or papers upon demand, the same must be immediately produced and submitted for inspection. So, maliwanag na, mga baka, yung letter of authority is a demand. Kahit request yan, demand daw yan eh. O sige, eto, bibigay ko sa'yo. Immediately, ibig sabihin, at sight. Okay, at sight. Yan, mamaya tuturo ko sa inyo yan. At sight, bigay mo. Kasi, pag hindi mo binigay, magkakaroon ng power yung revenue officer para suntukin ka. Ibig ko sabihin, pag sinabing suntok, gawang ka ng hindi mo gusto. Gusto mo bang sinusunto ka ng nanay mo, tatay mo? Siyempre, ayaw mo. Sinusunto ka ng kapitbahay mo, di ba ayaw mo? Eh, lalo na sa stranger. Hindi mo kilala. Susuntukin ka. So, maraming way para suntukin ka. Okay? Isang way dito, yung pag-i-issue sa'yo ng mga notices. Wag na wag mong bigyan ng pagkakataon na issuehan ka ng notices. Kaya nga, anong gagawin mo pag nag-resume yung letter of authority? Hindi pa nagre-resume. Ito yung tinuturo ko sa inyo. Ngayon na.
kung nakikinig sa akin si Ma'am Gloria at saka si Ma'am Marites, ito yung gusto kong gawin ninyo. Okay? So, meron daw gagawin yung revenue officer. Ito yung trabaho mo. Number one, i-produce at submit. Dalawa, okay? Number two, when required by inspecting officer, pag nirequire ka raw. So, ang tanong dito eh, paano nire-require? How? Okay, yan yung question. When? Okay, dapat i-require. So, may mga technique dyan. The owner, ikaw yon. The bookkeeper, yun yung consultant mo, or the manager, shall give the necessary explanations regarding the items in the entry contained in the books, register, and record. Napakaganda eh. So, ibig sabihin, binigyan ka ng power. What is your power? What is your right? To explain. To explain. Paano mo e-explain? Yan ang ituturo ko sa inyo. Kailan mo e-explain? That is timing strategy. Tinuturo ko yan sa mga estudyante ko. At ano ang content ng iyong explanation? Kasi anything na sasabihin mo sa iyo will be used against you. So, meron kang right against self-incrimination. Tuturo ko yan lahat sa iyo. Okay? Gusto mo maging member ko, tawagan mo yung mga numbers na nandito. Wala rito. Nandito pala. So, ngayon, so yun yung obligation mo. Maliwanag. Kung hindi mo naintindihan, ulitin mo na lang uli. Now, pupunta ngayon tayo sa obligation ng revenue officer. So, ang revenue officer, nandito yung obligation. RMO 19-2015. Ang subject ay BIR Audit Program. So, maliwanag ang objective dito. Sabi dito is, this order prescribes the policy procedures to be observed in the audit investigation of tax returns to enhance taxpayer voluntary compliance. Kaya nga lagi kong tinuturo sa inyo, mag-voluntary compliance kayo. Pag sinabi, ito letter of authority, good! Ito, I will produce my books and other accounting records and I will submit it. Ang susunod na tanong mo, saan mo isasubmit? Tuturo ko rin ho yan sa inyo sa ating mga susunod na video. By encouraging the correct payment of internal revenue tax to the exercise of enforcement function of the BIR. So, yung enforcement function ng BIR, parang bumibili kayo ng ano niyan eh. Ng corn beef sa lata. Ulam namin corn beef. So, corn beef sa lata, nalalagyan mo ngayon. Siyempre, yung corn beef sa lata, huwag mo munang bubuksan. Anong titingnan mo? Expired na ba? So, ibig sabihin, yung goods, may expiration date. Ganon din yung audit ng BIR. May expiration date because you have the right against prolonged or delayed audit. Huwag ka magpapadelay, sir. So, merong criminal liability, administrative liability, at civil liability, lahat ng revenue officer. Yan ang ituturo ko sa iyo, sir. Okay. So, balik tayo dito sa RMO. Ano yung due date para matapos yung audit? Ayan, nakasulat ho rito. Covered by let, yan. Dapat daw yung report of investigation ay na-covered ng letter of authority ay matapos ng 180 days. 100. Okay. Eh sir, paano pag hindi natapos? Ako, napakati ang tinuturo ko dyan. Kasuhan mo yung revenue officer. Neglect of duty. Gross misconduct. Gross incompetent. Eh, pinatatapos ng 180 days, hindi natapos. O, di ba? Eh, pag natanggal yung revenue officer, eh di wala na mag-audit sa'yo. Eh di wala kang assessment pag walang revenue officer. Ganun lang yun. So, anong gagawin natin, sir? Simple lang. Didemanda mo. Kailangan i-demanda mo. Kaso, kasi meron kang right to prosecute. Ang dami mong right, sir. Hindi mo ginagamit, mga kabosing ko, mga minamahal kong ka-taxpayer. So ngayon, ito yung pinuutos sa inyo ng commissioner ng BIR. Mao, labas na natin yan. Sabi rito, any violation of the foregoing instruction by any revenue officer or official shall be ground for imposition of appropriate
administrative sanctions and penalty. Yung administrative sanction and penalty, pag gross neglect of duty, dismissal yan, sir. Matatanggal sa trabaho. Dismissal yung revenue officer. Okay? Pag hindi niya natapos yung audit ng 180 days. 1080. Kasi may batas, sir. May malaking batas na na-perwisyo yung revenue officer. At makikita nyo ho dito yung batas. Papakita ko sa inyo. Ito po yung RMO 53-2010 na pwede nyong i-download sa BIR website. Sabi dito, public official and employee shall at all times be accountable to the people. Yung people dyan, ikaw yun. Okay? Ikaw yung taxpayer. O di accountable siya sa'yo. So, pag hindi niya natapos yung letter of authority sa letter of authority audit, within 120 days, accountable siya. Saan siya accountable? Delay. Because binahilate niya yung right mo against prolonged audit. Pero yung long niya, more than 180 days. Yun na tinuturo ko ngayon. So, ngayon, ano penalty niya? Hinaras ka niyan. Under Section 18 ng RMO 53-2010, Section 18, prohibition, bawal. Pag sinabing prohibition, prohibition against conflict of interest and partiality. So, ayon dito sa letter K, harassment, ayan, harass, hinaras ka raw. So, pag na-delay ka, harassment ang tawag doon. Harassment of taxpayer by revenue officials or employees. The following may be considered as incident of harassment of taxpayer by a revenue official employee who is charged with the duty to conduct an audit examination tungkol ito sa LOA audit. Tandaan niyo yung mga ka-taxpayer kong minamahal. So, ano yung liability? Ayan, no? Unreasonable, unjustifiable delay in the investigation and processing of tax assessment. O tax case. Okay, sorry. Tax case. So, importante, sir. Ito yung conclusion, eh. Importante na alam mo yung mga rights na sinabi ko rito. So, kung meron kayong gusto pang malaman, i-email nyo to o tawagan nyo to. Yan. I-email nyo tong o tawagan nyo. Very important. Okay? At, ang susunod nating nire-request sa inyo, mga ka-taxpayer kong mahal, pag nag-examine, huwag ninyong ibigay yung right nyo. Kasi meron kayong another right. Right, when, where, and how. Yan. Ito po kasi is isang letter ko to na binebenta ko. Okay? Yung request for immediate audit. Para hindi ka ipinpoint ng BIR official na ikaw yung cause of delay. Diyan, na-justify niya na may delay because yung taxpayer, ikaw, ayaw mong magpa-audit. So, ma-extend yung 180 days. At ikaw may kasalanan. Ayaw nating mangyari nun. So, ang sagot doon, itong request for immediate audit. So, ano laman ng immediate audit? May right kay. Right when the BIR must conduct the audit investigation. Tawagan mo ko, bumili ka nitong aking template. Next is, may right ka. Where? Saan magaganap ang audit ng BIR? Tawagan mo ko, meron akong template para dyan. Ito ang number ko. And pangatlo, how? Kontrolin mo yung audit mo. Kasi pag kinontrol mo yung LOA audit, you control your destiny. Ano yung destiny mo? Number one, pag kinontrol mo yan at nanalo ka sa pagkokontrol mo, hindi ka makakasuhan ng kriminal. Hindi ka makasuhan ng tax evasion. Hindi ka makasuhan ng failure to obey subpoena duces tecum. Okay? At higit sa lahat, maliit yung deficiency tax assessment mo kung meron or masiro mo because of technicality. Again, kailangan mong i-exercise yung right mo. So, yung right mo, parang muscle. Pag hindi mo siya in-exercise, malambot. Pag in-exercise mo, nagiging matigas. May panlabang ka. Kasi matigas. Hindi ka basta masasaktan. Pag malambot, tap,
tamaan pati buto mo. Okay? Tagos hanggang buto. So with that, ito po yung email at contact number na tatawagan nyo pagdating sa request for immediate audit. Mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you sa paraiso. Okay? Tuloy na po ang 2013 tax amnesty at yan po ay makikita natin sa ating BIR website. O, yung hindi pa ho nakapagbabayad ng estate tax, ha? Namatay yung magulang, kamag-anak, lolo, lola, 2017 and prior years hanggang year 1800 or 1801. Bahala na kayo. Pwede ho kayong mag-avail ng tax amnesty, murang-murang-mura lang. Okay? Available na po yung ating mga legal minds, mga tax specialistang lawyers. Available na po, magagawa tayo ng taxspecialista.legal. Isa po itong website, makikita yung mga mukha ng lawyers, kanilang mga achievement, mga credentials, mga business partners po yan ng inyong tax specialista. Susuportahan kayo niyan, pro-protectionan kayo niyan, mga lawyers. Pero bago yan, mag-avail ho kayo ng tax amnesty. May problema kayo sa lupa, nag-aaway-away kayo sa lupa, lumapit lang kayo sa aking tax specialista staff. Makikita niyo ho rito sa inyong gawing kanan sa bandang itaas. Ito pala, gawing kanan sa bandang itaas ninyo. Okay? Ay available na yung ating mga services. Opo, tuloy na po ang 2023 tax amnesty. At may balibalita po ako na naririnig, nasasagap. Paki-validate niyo lang po. Bigyan niyo ako ng feedback. Ang ating kongreso ay gagawa daw ng 2023, general tax amnesty. So yung mga kinasuhan ng BIR, yung 1,000 mahigit na kinasuhan ng BIR ng tax evasion, pwedeng mag-avail ng tax amnesty. Yung hindi nagbayad ng estate, pwedeng mag-avail ng tax amnesty. Makukolekta back ninyo, ha? Makukunkuhan ninyo pabalik from the BIR papunta ho sa inyong pamilya, yung mga assets, lupain, building, bahay, ha? Na pinorfit ng mga ng BIR. Okay? So yung may mga utang, mga tax evader, mga smuggler, pagkakataon nyo na po ito, yung mga money launderer, ayan, i-avail nyo na po yung tax amnesty, balibalita. At huwag nyo kalimutan, mag-like, mag-share. At itong video na susunod, panoorin nyo para ito sa kinabukasan ninyo at ng inyong pamilya. Kung sawan-sawa na kayo na mamuhay sa slum area o tinatawag na squatter, wag naman, pag namatay naman kayo, wag naman sa squatter din. Okay? Habang nabubuhay kayo, pangarapin ninyo na wag kayong mapunta sa isang squatter area. Alam ho ba ninyo, sa ibang bansa, ang tawag ho nila rito ay squatter. O, isa pa ho ito. Tingnan nyo, gusto nyo bang yung... Pabayaan ko na, pagpatay na ako, ano nang mangyari sa akin? Kawawa naman. Respetuhin po natin ang sarili natin. Sagrado po ang binigay sa ating katawan, galing sa taas, sagrado ho yan. So, pag nawala, respetuhin din natin. Wag ho ninyong pangarapin na maging ganito ho yung kahantungan ng inyong katawang lupa o dito ho kayo ilalagay. Ang tawag ho nga nila dyan, squatter area. Ayaw natin yan. Tapos, pagdating ho ng undas, ayan. Pagdating ng undas, daming tao. So, sa dami ng tao, baka mawala pa ho yung apo ninyo o yung anak ninyo. Hinahanap ho yung inyong puntod. Diba? So, minsan, yung mga minamahal nyo sa buhay, hindi na kayo mapuntahan. Why? Naiinis sila sa dami ng tao, mainit, mabaho, diba? Ayaw na nilang pumunta sa ganyang mga lugar. Hindi ko sinasabi na ang Manila North Cemetery ay mabaho. Wala po ako sinasabing ganun. Ang sinasabi ko lang, yung feeling ng tao. Pag pumunta sila sa isang maraming sa mataong lugar, mabaho,
masyadong masikip. Ayan. So, minsan pa nga, hindi kayo makita. Hindi makita yung puntod sa dami ng puntod, di ba? So, anong solusyon natin dyan? Yun yung dapat natin pag-isipan eh. So, ano pa mga alternatibo? Eh, kaya yung ibang tao, kumukuha sila ng columbarium. Eh, wala namang pinagkaibahuri yan sa ganito eh. Yung columbarium eh, di ba? Halos parehas lang, pinaganda lang. Ito, isa sa mga columbarium na maganda rin. So, ang sinasuggest ko mga ka-taxpayer kong minamahal, habang may panahon pa na mag-decide kung saan kayo pupunta, sabi ko nga, this is your kinabukasan, this is your future. Pwede ho natin gawing ganito. Diyan ho kayo ilalagay, maayos, okay, ang view. Hindi madedehado yung inyong pamilya because pagkatapos nilang pasyalan kayo, pwede silang mamasyal dito sa paraiso. Ang view nila, nakaka-relax, nakakatanggal ng stress, nakakatanggal ng problema. Magagawa ho tayo, hindi ho columbarium. Pag sinabi ho kasing columbarium, column, nakatayo. Ito ho hindi, nakahiga. Ang tawag ko nga is, hindi ko lang alam kung tama yung horizontium. Horizontium, kasi horizontal. Horizontium. So, gagawa ho tayo ng ganito. Okay? Ganyan ho. Nasa lupa. So, yung mga bawat, ano niyan, bawat butas niyan, nandoon ho yung urn ng minamahal nyo. So, kung yung minamahal ho ninyo ay nandito sa ganitong sitwasyon, yan, pwede ho nyo ilipat dyan. Pwede ho, once na matapos ho yung project natin. So, kung ang minamahal nyo nandiyan sa ganitong lugar, pwede ho nyo ilipat dito sa ating pinag-uusapan. Ayan, dito sa ganito, lilipat natin yan. Dito ho natin ilalagay. So, may mga urn ho kayong pwedeng kunan. Ang tawag ho dito sa urn na to is living urn. Okay? So, pwede rin ho dun sa urn. Hindi ko ho kayo, may option ho kayo, ganitong urn. Ibig sabihin, forever na nandiyan ho yung kanilang labi. Yung sinunog, ashes niya, nandiyan pa rin sa urn na yan. Okay, ilulubog. Or pwede ho kayong mamili, mga ka-taxpayer kong minamahal, yung urn niya, gagamitin natin na plant-based. Ayan, plant-based. Mapapansin nyo, yung urn meron hong tumutubong plant. So, yung plant na yan, pwede ho kayong mamili. Maraming klase ho ng plant na pwede nyong ilagay dyan. Ang ibig ko lang sabihin ay ganito. Yung abo, lalagyan ho ninyo ng seed. Okay? So, yung seed tutubo, magiging halaman. So, yung abo, naging halaman. Sino ngayon yung halaman? E di yung inyong mahal sa buhay, nabuhay siya sa pamamagitan ng halaman. Siya ho yung halaman ngayon. Yung ashes, naging halaman. E di buhay siya. Diba? Buhay. So, iyon ho. So, ano-ano mga halaman na pwede siya? Ito ho. Ilakihan nyo na lang ito para makita ho ninyo. At pagsasama-samahin natin yung mga urn na pare-parehas yung kanilang piniling halaman. For example, ang piniling halaman ay itong kulay blue. O, di lahat ng blue sabay-sabay, iisang lugar lang may zoning tayo para sa mga gustong maging halaman sila. Kung ikaw namatay ka na, gusto mo maging halaman, o sasabihin mo lang sa amin, dito kami, Mr. Maestro, ito yung lugar ko. Ito yung lalagay mo sa akin. So, kami na ang bahala doon. Okay, tuturuan mo lang kami. So, of course, di namin alam kung kailan ka mamamatay. Kailangan may pamilya ka na magsasabi sa amin para mag-a-action naman kami. Kasi, i-reserve namin yan sa iyo, sir. I-reserve namin yan. Karapatan mo yan kung anong gusto mong mangyari sa iyong kinabukasan. Hindi lang sa iyo, pati sa mga pamilya mo. Okay? Pwede kayong tabi-tabi. Lahat naman tayo pupunta dyan, pero sinasabi ko lang, gusto ko, pag napumanaw ako, maganda yung pupuntahan ko. Hindi dun sa squatter area. Okay? Pwede rin ho kayong maging paso. So, yung isang namatay, naging ashes na siya, gagawin siyang paso. O, di gagawa tayo ng malaking paso. Ando dun siya, tumutubo. O, di siya yun. Diba? So, pag ganyan na yan, ito yung mga sample, oh. Pasuka,
tumubo, ayan na. Ano mangyayari ngayon? Ikaw na ngayon yan. Pag pinuntahan ka ng pamilya mo, ganito itsura. Hindi ba mas maganda kung ganyan? Ah, may kinakausap yung iyong mahal sa buhay? Buhay ka eh, halaman ka eh, pwede kang kausapin. Diba? Napakaganda. Napakagandang senaryo to. Napakagandang kunan ng picture. Napakagandang ilagay sa Facebook. Ah, ito yung tatay ko. Ito yung lolo ko eh. Ah, isa na siyang halaman. Pwede niyang puntahan. Pwede niyang diligan. Pwede niyang gupitan. Oh, para kang nagugupit ng buhok. Diba? Pinagaganda mo. Or kami na gagawa nun sa'yo. Ah, may magbabantay, may magugupit, may magtitrim, may maglilinis. O so hindi ka nag-iisip na parang ang dumi-dumi naman. Ang dumi-dumi naman nung aking libingan ng minamahal ko. Diba? Meron bang peace of mind pag ganito? Pag madumi ang libingan? Diba? Pag madumi libingan, meron ka bang peace of mind? Ganyan, patong-patong. Diba? Parang sinisisi mo ngayon sarili mo, hindi mo na mabigyan ng magandang libing yung minamahal mo. So, ngayon hindi na ho. Kasi ito ho'y iniisip ko ng matagal. Eh, nasa sa inyo ho kung gusto ho ninyong maging ganito or manatili sa ganitong kalagayan ang mga mahal nyo sa buhay. Yan. Magiging ganyan ho yan. Yung inyong minamahal sa buhay. So, ang kagandahan nito, ito na ngayon yung ilalagay ninyo sa inyong Facebook account. Napakagandang picture. O, itong gusto nyong picture sa Facebook nyo. Mamili kayo. Itong picture sa Facebook o itong picture. Diba? Hindi lang yon. Magkakaroon din tayo ng pet cemetery para ho sa inyong mga minamahal na alaga. Karapatan ninyong ma-enjoy ang Pilipinas. Kasi, Pilipino kayo. Marami pong salamat, mga ka-taxpayer ko mahal. Peace and happiness be with you for life.